Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Ang ating pong tutunghayan ngayon ay sa aklat ng Unang Pedro chapter 1 verse 10 to 12. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatanguhin niya. Nang kanilang ipahayag ang katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang katotohanan ito. Ipinahayag po dito ni Pedro na ang kaligtasan ay masusing, sinuri at siniyasat ng mga propeta noong unang panahon. At sinabi ng Diyos, Espiritu Santo, sinabi ni Kristo, Espiritu ni Kristo, na ang isang tao, isang Kristo ay magtitiis at maghihirap, ngunit tatanggap ng karangalan mula sa Panginoon. Ganon din ang katotohanan ito o ang kaligtasan ito ay pinananabikan din ng mga anghel na maunawaan ang mga bagay na ito. At sinabi rin ng Panginoon na ang sabi niya, ang mga propeta ay nagsisiyasat, nagsuri, at ginagawa nila ito hindi para sa kanila, kundi para sa atin ngayon. Kaya nagagalak ako dahil noon pa man, ang kaligtasan ay inilaan sa atin ng Panginoon. Napakahalaga po na malaman po natin na ang ating kaligtasan ay ito po ay naging sanhi ng pagtitiis ni Kristo. Namatay siya doon sa cross. Ngunit muling nabuhay upang ang pananampalataya natin sa Kanya ay magkaroon ng pag-asa. Ganun kahalaga ang kaligtasan mo na ibinigay sa atin ni Kristo. Ito ay handog ni Jesus para sa atin. At natanggap natin ito at natanggap natin ito nung narinig po natin ang mga nangangaral na hinirang ng Diyos upang ipamalita ang magandang balita sa atin ngayon. Salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sa John 3:16 ang sabi niya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At ibinigay niya si Jesus bilang Panginoon natin, tagapagligtas ng ating buhay. At ang sino mang tumanggap sa Kanya, sino man ang magsabi na siya ang magiging ang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo, hindi ka mamamatay bagkos magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ito sa iyong puso. Kilalanin mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Magkakaroon ka ng kaligtasan sa lahat ng iyong kasalanan. Manalangin po tayo. Amang Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa atin. Napakabuti mo nga po, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon ng tagapagligtas ng aming buhay. Nawa po, O Diyos, ang araw na ito ay maraming napagpala sa iyong salita. Ito dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayon.